At hiniling po lahat na tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos na dadalhin po natin beloved preacher Mark Nual. Amen po. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Elder Brother Ray Santos. Praise God. Tayo po mga minamalay dumulog sa banal na tronong biyaya ng ating mahal na Panginoon. Dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, kami po mahal na Panginoon, ay lubos labis na nagpupuri at nagpapasalamat sa napakagandang araw na pinakaloob mo sa amin, na kami dinako mo ng payapa at ligtas, punong-puno ng kagalakan, kalakasan nagmumula sa iyo. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga naunang bahagi po ng iyong banal na gawain na iyong pinagpalat ilang isan, nakarating dyan sa iyong banal tronong biyaya sa kalangitan. Narito kami, mahal na Panginoon, sa pakikinig po at pag-aaral lang iyong balasalita. Ngayon, bago ang lahat, taos puso po kami nagsisisi, humingi ng tawad sa lahat ng aming pagkukulang pagkakasala. Dalangin namin, mahal na Panginoon, buksan mo po ang aming espiritu, wala pang unawa. Pagpalain mo kami sa iyong mga balasalita sa araw na ito. Mahal na Panginoon, gamitin mo kung daloy ng pagpapalang espiritu, wala ikaw maglagay ng mga katagang lalabas sa akin, mga labi na sa ganang akin, ako'y alabok, basahan sa iyong harapan. At sa unat dalangin ang aming minamahal at ginagana mga pastor, sama-sama naming sinasaway lahat ang gawa ng kaaway, demonstrate pride and beliefs and doubts, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Makabalik po tayo mga minamahal sa ating pong mga upuan. Praise God. At bago tayo magpatuloy mga minamahal, nais ko muna pong ipaabot ang pinakamataas na pagpupuri, paglulawalhati, pagdadakila, pagsamba, walang hanggang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang, ang Diyos na pinagbubukala ng lahat ng mga pagpapala, Diyos na sagana sa kagandahang loob, punong-puno ng pag-ibig at habag sa ating lahat. Praise the Lord. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, and we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Praise the Lord. At pagpapaabot ng mapagpalang hapon to the beloved children, the whole Almeida family, praise God. At ako rin po ay bumabati ng blessed good afternoon po, beloved Paul, beloved Cyrene, praise God. Salamat po sa mga Panginoon na kayo po ay aming kapiling sa pananambahan sa araw na ito. Kami po ay blessed na kayo po ay kasama namin sa pagpupuri sa ating pinakamamahal po ni Jesus. Gayon din po ang pagpapaabot ng pagbati ng magandang hapon sa ating beloved ordained preachers, ampo ng kanyang mga mahal sa buhay, sa aking kapwa mangaral, kapwa manggagawa, sa ating beloved instrumentalists, beloved choir members, sa ating live webcast viewers. God bless you po. At sa inyo po mga minamahal, mapagpalang hapon sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody say praise the Lord! Tunay mga minamahal na napakabilis ng oras, praise God. Kaya tayo po ay dumako na sa pag-aaral ng balasalita ng ating mahal na Panginoon. Ating pong pinamagatang grow up, mga minamahal. Sa Tagalog, lumago ka. Saan lalago? Sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin minsan ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kindly po sa ating key verse, 2 Peter chapter 3 verse 18. Amen. Dito po sa aklat na ikalawang Pedro kapitulo po 3, bersikulo po ay 18. Dato po at magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na sa Hesukristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Amen. God bless you po sa pagkabasa ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon Jesus. Diyos po magpapala ng kanyang banal na salita. Mga minamahal, lumilipas po ang panahon ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Bumibilang po tayo ng mga taon, mga minamahal. Kagaya ngayon, tayo po mga minamahal ay humaharap sa panibagong taon o panibagong yugto ng ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ibig sabihin, mga minamahal, tayo po ay hindi na mga baguhan. Everybody say amen. Ibig sabihin, tayo po ay tumatagal na sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon.
Kaya kinakailangan tayo po ay lumalago, mga minamahal. Gaya ng ating nabasa, sabi dito, magsalago kayo sa biyaya at sa pagkakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Mga minamahal, kaya kinakailangan, habang tayo ay bumibilang na ng mga taon, mga minamahal, tumatagal sa paglilingkod, kinakailangan tayo raw po ay lumalago. Everybody say amen. Kaya mga minamahal, kapag tayo ay lumalago, kinakailangan sa paglilingkod natin, meron po tayong natututunan, mga minamahal. Kinakailangan meron tayong sariwang patotoo. Mga minamahal, kailangan may bago tayong patotoo palagi. Kasi mga minamahal, bumibilang tayo ng taon. Baka yung ating patotoo, mga minamahal, nung tayo nasave way back 20 years ago, mga minamahal, ay hindi na nanagdagan ng sariwang patotoo. Ang gusto ng Diyos sa ating paglilingkod, habang tayo ay bumibilang ng taon, habang tayo tumatagal sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, meron tayong mga bago at sariwang patotoo na nagpapatunay na lumalago ka sa paglilingkod mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kasi mga minamahal, kung wala tayong bagong patotoo, ibig sabihin, lumipas ang isang taon na hindi ka pinakitaan ng Diyos ng Himala. O, hindi mo nakitang kumilos ang Diyos sa buhay mo. Pero imposible, mga minamahal. Napaka-imposible. Dahil ang Diyos, araw-araw naghihimala po sa ating mga buhay. Araw-araw, ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay ay palaging handa, mga minamahal. Nariyan palagi ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi yan nawawala. Hindi po yan nagbabago, mga minamahal. Ngunit kung sa loob ng isang taong lumipas, ay hindi mo partila, baga parang hindi mo nakita ang pagkilos ng Diyos, o wala ka man lang bagong maipatotoo, mga minamahal, baka ibig sabihin, hindi natin ipinagtatrabaho ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Baka mga minamahal, tayo ay nagkukulang, kaya hindi tayo masyadong lumalago sa harapan ng ating dakilang Diyos. Baka ibig sabihin, mga minamahal, hindi natin na-exercise ang ating pananampalataya, mga minamahal. Baka nananatili tayo sa level ng pananampalataya natin nung tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, lumipas na ang 5 years, 3 years, mga minamahal, nung makilala mo ang Diyos at ganoon pa rin ang faith mo. Ayaw po ng ating pinakamamahal na Panginoon ang ganoong klaseng paglilingkod, mga minamahal. Everybody say amen. Dapat nga, mga minamahal, kapag nakilala mo ang mahal na Panginoon, within a month, within a week, nagbabago agad, lumalago agad ang iyong pananampalataya, paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kasi mga minamahal, once na ang Diyos tinanggap mo bilang Diyos at hari ng iyong buhay, doon siya kikilos at gagawa ng mga himalang bagay sa iyong buhay, mga mabubuting bagay sa iyong buhay. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Dapat, habang lumilipas ang panahon, habang tumatagal po tayo sa paglilingkod, dapat meron talaga tayong mga himalang nararanasan sa ating paglilingkod. Mga minamahal, dapat yung mga panalangin natin na matagal na ay tinugon na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, at least man lang, mga minamahal, sa mga dalangin natin ay may tinugon ang Diyos upang meron tayong sariwang patotoo. Kasi mga minamahal, kapag lumalakad ka ng matuwid sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ginaganap mo ng buong buo ang kanyang mga banal na kalooban, napaka-imposible ni isang panalangin mo ay walang tugunin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nasa atin po, mga minamahal, ang Diyos handa tayong pagpalain palagi. Ang Diyos handa tayo laging sakluluhan. Ang Diyos handa palaging lutasin ang ating mga problema. Ang Diyos ayaw tayong nahihirapan. Subalit ang tanong, tayo po ba mga minamahal ay humahakbang? Tayo po ba ay lumalago sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon? Kaya nga, napaka-imposible sa isang matuwid na anak ng Diyos, sa isang Kristiyanong tapat, na ni isang dalangin na itong lumipas na isang taon ay walang tinugon o hindi mo nakita ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos, napaka-imposible. Mga minamahal, ibig sabihin noon, maaring tayo ay nagkukulang sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon o hindi natin nagaganap ng buong buo
yung kagustuhan ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Dapat mga minamahal, since bumibilang na tayo ng taon, bumibilang tayo ng mahabang panahon ng paglilingkod, yung ating pananampalataya noong mga nakaraang taong lumipas, dapat hindi na ganoon. Dapat ngayon, mas mataas po yung ating pananampalataya. Dapat mas masigasig tayo ngayon kesa noong nakaraang taon, kasi nadagdagan na naman eh. Nadagdagan na naman ng panibagong taon yung ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Di ba ang tao, ang bata, kapag yan ay bata pa, isang taon, hindi pa ganoon kalakas ang kanyang katawan. Hindi pa ganoon nagde-develop ang kanyang isip, mga minamahal. Kapag tumatagal, nadagdagan ng panibagong taon ang kanyang buhay, lumipas, naging dalawang taon siya, naging tatlong taon siya, naging apat na taon siya, matututo na siyang maglakad, mga minamahal. Ganoon ang tao, ganoon ang bata. Lalakas at titibay ang kanyang mga buto. Matututo na siyang magsalita ng mga words, mga minamahal. Kaya hindi pwedeng manatili ang bata bilang bata. Ganoon din sa ating paglilingkod, mga minamahal ko. Habang tumadagdag ang panibagong taon ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, kinakailangan mas lalo tayong nagiging masigasig sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. Dapat nga, mga minamahal, nahihigitan na natin yung ginagawa natin para sa mahal na Panginoon noong mga lumipas na taon. Mas higit po yung ating ginagawa dapat ngayon, mga minamahal. Dapat yung ating kahinaan na pagtagumpayan na natin yan. Mga minamahal, dapat hindi na yung kahinaan mo last year, hanggang ngayon, kahinaan mo pa rin, mga minamahal ko. Dapat na pagtagumpayan mo rin. Dapat wala na yan. Everybody say amen. Kasi mga minamahal, dapat kasamang lumilipas yan. Mga minamahal ko, dapat, ang gusto ng Diyos, dapat mas lumalago tayo sa kaalaman. Sabi ng ating nabasa, dapat, sabi rito mga minamahal, dapat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakakilala. Baka yung Bible natin, mga minamahal, naaalikubukan yan sa kwarto natin. Baka yung mga Biblia natin, mabubuksan natin once a month, once a year, mga minamahal. Hindi, ibig sabihin, hindi tayo lumalago niyan, mga minamahal ko. Everybody say praise the Lord! Nasa end times na po tayo, mga minamahal. Yung ating sitwasyon ngayon, nasa Book of Revelation na, mga minamahal ko. Kinakailangan, higitan mo pa. Pilitin mo, magsumikap ka na mas lalong mabalugdan ng Diyos upang maging sigurado ka sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Hindi pwedeng 50-50, mga minamahal. Hindi pwede sa paglilingkod natin ay yung paglingkod-lingkuran lang. Dahil ang mapupuntahan mo, langit-langitan lang din, mga minamahal. Hindi pwede yung pabiro-biro, baka sakali. Sa ating banal na gawain na ito, pinuhunan to ng mahabang panahon ng pagtangis, paglohod ng malapastor upang tayo, mga minamahal, ay masiguro na makapiling sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan, mga minamahal, pinahahalagahan natin ito. Hindi tayo pwede nagbibiro sa ating paglilingkod. Kinakailangan lumalago tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Basahin natin, mga minamahal, 1 Corinthians chapter 13, verse 11. Kindly po. Dito po sa unang mga taga-Korinto, kabanata 13, sa talatang 11. Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata, nagdaramdam akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong naganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay na ng pagkabata. Amen! Everybody say praise the Lord! Malinaw po ba? Malinaw, mga minamahal. Sabi ni Apostol Pablo dito, 1 Corinto 13:11,
Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita ako na gaya ng bata, mga minamahal. Nagdaramdam ako, gaya ng bata. Nag-iisip ako, gaya ng bata. Ngayong maganap na ang aking pagkatao, ibig sabihin, nasa tamang edad na siya, mga minamahal, ay iniwan ko ana ang mga bagay na pagkabata. Ganito dapat ang nagaganap sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Hindi tayo pwedeng maging manatiling bata ang level ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nakontento na tayo na nakaupo lang dyan, tagapalakpak lang. Everybody say amen! Dapat hindi na tayo madaling magtampo. Di ba ang bata, madaling magtampo? Ay dapat nasa tamang edad na tayo, bumilang na tayo ng maraming taon, hindi na tayo matampuhin. Everybody say praise the Lord! Dapat spiritual po ang bawat isa sa atin, hindi emosyonal, mga minamahal. Dapat hindi na tayo madaling masaktan sa tuwing tayo ay naitutuwid ng Word of God, mga minamahal. Dapat pinasasalamatan natin yan bilang matured Christian sa harapan ng ating... Kasi malaman mo kapag sakdal ka na, matured ka na sa paglilingkod, kapag naitutuwid ka ng salita ng Diyos, mga minamahal, mas nagagalak ka, mas pinasasalamatan mo. Kaya nga malaman mo kapag hindi ka pa matured, kulang pa, hindi ka pa sakdal sa harapan ng ating mahal na Jesus, pag naitutuwid ka ng Word of God, nasasaktan ka. Nagtatampo ka, mga minamahal. E paano tayo gagamitin ng Diyos niyan sa banal na ubasan? E hindi pa natin ma-overcome yung ating sariling kahinaan. Bago tayo maging isang sisidlang ikapupuri ng ating mahal na Panginoong kinakailangan, tinatalo mo muna ang iyong sarili. Everybody say praise the Lord! Di ba yung bata, madaling mapagod dahil hindi pa ganoon kalakas ang physical body. Dapat sa atin, mga minamahal, hindi na rin tayo madaling mapagod sa pagsunod sa banal na kalooban ng Diyos. Hindi tayo madaling sumuko, hindi tayo madaling umatras, mga minamahal, sa mga pagsubok, mga minamahal, kasi kasama talaga yan. Kasi kinakailangan, mga minamahal, na mahinog po tayo. Mga minamahal, kinakailangan yung banal na iglesia ng ating mahal na Panginoon, bago humarap sa ating mahal na Panginoon Jesus, ay matured po tayong lahat. Higit sa spiritual. Everybody say amen. Amen. Hindi lang po matured sa mukha, mga minamahal. Ha? Baka tumatanda na tayo sa paglilingkod, ilang dekada na, pero spiritual baby pa rin tayo, mga minamahal. Baka yung level ng ating pagsunod, level ng pananampalataya natin, parang bata lang, mga minamahal ko. Hindi po dapat ganoon. Dapat habang tumatagal tayo, lumalago din tayo. Nagmamatured po tayo. Everybody say praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos, mga minamahal, na alam niyo yung bonsai. Yung alamang bonsai, mga minamahal, kahit anong dilig mo dyan, kahit anong paaraw mo dyan, kapag naabot niya na yung maximum na height niya, yan na yun. Hindi natatangkad yan, hindi nalalaki. Ayaw ng Diyos na ganoon, mga minamahal, na tumatanda tayo pero hindi lumalaki yung ating pananampalataya. Tumatanda tayo sa paglilingkod. Para saan pa na bumibilang na tayo ng ilang dekada? Para saan pa na nandito ka 3 times a week sa pananalagawain kapag hindi mo ginagamit ang pananampalataya mo sa panahon ng agipitan, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng problema? Gamitin mo yung pananampalataya mo dahil isang tiyak na bagay, may kapangyarihan yan. Hindi man mawawalan ng kabuluhan. Hindi masasayang, mga minamahal. Masasayang lamang ang paglilingkod mo kapag yung sa hinaba-haba ng paglilingkod mo sa mahal na Panginoon ay hindi mo ginagamit ang pananampalataya mo, doon nasasayang. Pero kapag ka ginamit mo yan, mga minamahal, nakaipong ka na ng maraming spiritual power dahil sa laging pagdalo mo sa banal na gawain, hindi ka pababayaan ng Diyos, hindi ka mahahayaang mapahiya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Di ba yung bonsai, kahit anong dilig natin, paarawan, hindi yan lalaki. Pero sa atin, mga minamahal, hindi tayo nilikha ng Diyos, hindi tayo tinawag ng Diyos para manatili lamang sa ganitong level, mga minamahal. Pag tayo ay nadiligan ng Word of God, lalago tayo sa tiyak na bagay. Paano ba yung madiligan ng Word of God? Ibig sabihin, di ba, yung halaman, kapag nadiligan niya ng tubig or ng ulan, inabsorb ng halaman sa tiyak na bagay, sa ugat kakapit.
At kapag kumapit sa ugat yung tubig, lalago, magbubunga, magbubulaklak. Ganoon din sa atin. Yung Word of God, kapag narinig ng ating tenga, kinakailangan i-absorb natin lahat. Purong-puro. Wala tayong sasalain. Nang sa ganon, umugat sa'yo ang salita ng Diyos. Magbubunga ka, magiging matatag ka, magiging malakas ka. Everybody say praise the Lord. Di ba mga minamahal? Sa natural ng buhay ng tao, ano ba nangyayari? Kapag tayo ay isinilang sa mundong ito, sa ayaw at sa gusto po natin, mga minamahal, iidad tayo. Hangga't nabubuhay ka, hindi maihinto ang paglago ng iyong physical na pangangatawan. Hangga't nabubuhay ka, hindi mapipigilan ang paglaki natin. Kasi yan yung natural way, mga minamahal. Magbabago at magbabago ang ating sukat. Magbabago at magbabago, madadagdagan ang ating timbang. Maaring tumangkad tayo o tumaba tayo, mga minamahal. Magkakaroon na ng mga guhit-guhit yung ating mga balat dahil tayo nagkakaedad. Natural yan eh. Ganoon po talaga ang physical na katawan ng tao, mga minamahal. Likas na ganoon, nilikha ng ating pinakamamahal Panginoon ang ating physical body. Di ba nga, mga minamahal, miski kakaunti ang kinakain mo, hindi mapipigilan noon ang paglago mo. Lalago ka, tatangkad ka, pero payat ka. O yun namang iba, sagana, mga minamahal, kumakain, lumahabang lumalaki, hindi payat, malusog, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, ganoon din po sa ating paglilingkod, tinawag tayo ng Diyos, mga minamahal, upang lumago sa paglilingkod. Diyan tayo tinawag ng Diyos, hindi manatili sa ganitoong level. Tinawag ka ng Mahal na Panginoon, nakilala mo ang Mahal na Panginoon para lumago ka sa paglilingkod mo, para lumakas ang pananampalataya mo, para mas lumawak ang iyong kaalaman sa ating Mahal na Panginoon. Mga minamahal, kaya nga katulad na sinabi ko kanina, baka ilang taon na po tayo naglilingkod sa Mahal na Panginoon, isang versikulo po, wala tayong kabisado. Dapat talaga nagme-memorize tayo ng Word of God. Nagbabasa tayo ng Biblia. Kasi mga minamahal, sa panahon po ng kagipitan, magamit mo yan. Yung salita ng Diyos. Sa panahon na mabigat ang iyong problema, pagsubok, magagamit mo ang Word of God, magiging sandigan mo yan. Mga minamahal, paano kung wala kang alam sa salita ng Diyos? Kasi hindi mo pinaglalaanan ng panahon ang Mahal na Panginoon. Maaari kang mahirapan sa iyong pinagdaraan ng problema at pagsubok, mga minamahal. Kaya huwag tayong makontento, mga minamahal ko, sa ganyang ang level lang ng paglilingkod. Minsan kasi, mga minamahal, minsan gustong-gusto tayong gamitin ng Diyos sa kanyang bananaubasan. Kaya lang po, ang problema minsan, hindi natin pinapalago yung pinagkaloob sa atin ng Mahal na Panginoon. Yung binigay sa iyo na Mahal na Panginoon na talento, mga minamahal, hindi natin pinapalago. Kaya minsan, mga minamahal, gustong-gusto tayong gamitin ng Diyos sa kanyang pananaubasan, pero hindi natutuloy, mga minamahal, kasi tayo mismo, hindi natin tinutulungan yung ating sarili, mga minamahal kong. Kinakailangan kasi, nagsusumikap din po tayo, mga minamahal, para magamit ka ng Mahal na Panginoon na lubusan, magsumikap ka din. Kinakailangan hindi ka napapako, mga minamahal, sa ganyang level lang ng iyong ginagawa. Kinakailangan merong bago palagi. Everybody say amen. Kinakailangan may ginagawa kang bago sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Diba sa pagpupuri, sabi ni ng Mahal na Panginoon, isinulat ni Haring David, sing a new song. Diba? Hindi naman sinabi ng Mahal na Panginoon, sing an old song. Sinabi ng Mahal na Panginoon, sing a new song. Palaging bago ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos na naghahandog ka ng luma na paulit-ulit sa kanyang palalaharapan. Ang gusto ng Mahal na Panginoon, gumagawa ka ng bagong effort, bagong pagtitiis, bagong pagsunod sa kanyang pananakalooban. Everybody say praise the Lord. Para magamit ka ng Diyos. Mga minamahal, hindi yung hindi ka nag-e-effort. Mga minamahal, alam mo, may gampanin tayo. May tungkulin na ibinigay ang Diyos, mga minamahal. Tapos hindi mo pinaglalaanan ng sakripisyo. Hindi mo pinaglalaanan ng panahon, mga minamahal. Kaya hindi ka nagagamit ng lubusan ng Mahal na Panginoon. Ang gusto ng Diyos, bago kanya magamit ng lubusan, kinakailangan may gagawin ka muna. Patunayan mo muna sa Diyos na karapat-dapat ka sa iyong ninanais. Mga minamahal, alam ng Diyos ang ating puso.
alam ng Diyos ang ating puso. Wala tayong maikukubli sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Miski sa pagpupuri, di ba? Gusto ng Diyos ng bagong awitin. Sabi nga ng Biblia, sing a new song. Ang sabi ng mahal na Panginoon, walang pinagkaiba yan sa ating ginagawa, sa ating ginagampanan, sa banal na pulpito o sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Kinakailangan may bago kang sakripisyo, meron kang bagong effort, may bago kang naka-prepare na something para sa kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi kapag napapako ka na lang dyan, hindi ka na lalago, mga minaman. Mananatili ka dyan. Ang mangyayari, maghahanap ang mahal na Panginoon na isang tao yung nagsusumikap na makapaghandog ng bagong mabangong samyo sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang malakas ng ating dakilang Diyos. Kindly, mga minamahal, Galatians chapter 3, verse 11 po. Galacia kapitulo po ay 3, versikulo po ay 11. Maliwanag nga na sinuman ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Amen. God bless you po. Alam niyo po, mga minamahal, ang pinakapangunahing pagpapala natin nung tayo ay nakakilala sa Diyos, nung tayo ay tinawag, ang pinakapangunahing pagpapala po ay pagpapalang espiritual. Kaya, pag wala ka pang pagpapalang material, pero blessed ka espiritual, ganoon talaga ang programa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi mga minamahal, kapag nauna ang pagpapalang material, maaari tayong mawala. Kasi hindi pa tayo na-bless spiritually, hindi pa lumalim yung ating pananampalataya, maaari tayong mawala sa harapan ng Diyos. Kaya nauuna, kapag ikaw ay nakakilala sa mahal na Panginoon, unang-unang pagpapalang tatanggapin mo sa Diyos ay pagpapalang spiritual muna. Everybody say amen. Kaya huwag kang magtanong sa Diyos, huwag kang magtaka, mahal na Panginoon, bakit wala akong pagpapalang material? Mahal na Panginoon, bakit wala pa akong pagpapalang pinansyal? Huwag kang magtanong sa Diyos. Tanungin mo muna ang sarili mo. Lumalago ka ba sa paglilingkod sa Diyos? Naglalaan ka ba ng oras para basahin ang banal na salita ng Diyos? Nagsasakripisyo ka ba para makasunod sa banal na kalooban ng Diyos? At kapag nagawa mo yan, muli kang magtanong sa Diyos. Isang tiyak na bagay, ang sabi ng Diyos, faithful servant, sige, ibibigay ko ang iyong kahilingan. Everybody say amen. Eh, tatanungin natin ng Diyos, mahal na Panginoon, ba't wala pa akong ganito? Ba't yung kakilala ko may ganito? Ba't yung kapatid ko may ganito? Ba't ako wala? Mga minamahal, kanya-kanya ang ating takbuhin. Huwag ka lumingon sa kanan at kaliwa, baka matalisod ka. Tumingin ka lang, moving forward lang palagi, mga minamahal. Kasi mga minamahal, alam ng Diyos, kung lumalago ka na o hindi pa. Yung iba naman, lumalago pero hindi ganoon kabilis. Pero ang sabi ni Pablo, nagtutumulin ako. Ayaw lang Diyos na hindi mabilis ang paglago natin. Everybody say praise the Lord. Kaya nga, magtaka tayo dyan, yung ibang mga kapatiran natin, baguhan pa lang. Wala bang isang taon, akala mo ang tagal-tagal na sa banal na gawain. Bakit mabilis ang paglago? Bakit makapagtumbaba? Bakit masunurin? Everybody say praise the Lord. Kaya kasi yung sekreto, mga minamahal. Kaya nga yung pangunahing pagpapala, hindi material. Yung pangunahing pagpapala ay yung pagpapalang espiritual. Kaya yung pagtitiwala sa mahal na Panginoon, yung nananampalataya ka sa Diyos, kahit anumang kalagayan ng buhay natin, mga minamahal, doon ka lalago sa espiritual. Bakit? Kasi, ano ba, napakabigat ng pagsubok mo. Ang hirap ng kalagayan mo. Pero hindi ka sumandig sa sarili mong kaunawaan. Hindi ka sumandig sa sarili mong kakayanan. Inaasa mo sa Diyos. Doon mo makikita yung pagkilos ng makapangyariang kamay ng Diyos. At once nakita mo yung makapangyariang kamay ng Diyos ay kumilos sa buhay mo, isang tiyak na bagay, lalago ang iyong pananampalataya. Lalago ang iyong paglilingkod. Everybody say amen. At kapag sabi ng Biblia, kapag lumago tayo sa espiritual, diyan tayo nagiging sakdal at matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng ating nabasa, the righteous shall live by faith, mga minamahal. Yung righteous pala, kapag nabuhay ka pala sa pananampalataya, righteous ka sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Matuwid ka
sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag hindi naman buo ang pagtitiwala mo sa Diyos, mga minamahal, ibig sabihin, hindi pa kumpleto yung pagkasakdal mo. May hinahanap pa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Baka may kulang ka pa, mga minamahal. Gusto ng Diyos, lumalago tayo sa espiritual para mas lalo po tayong magamit sa kanyang banal na kalooban. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ang sekreto, mga minamahal, para tayo ay lumalago talaga, alam yung sekreto talaga, mga minamahal, yung pagiging mapagkumbabang puso po natin sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pagiging masunurin natin, mga minamahal, yan ang sekreto eh. Yung handa kang magsakripisyo, handa kang mahirapan, handa kang magbuhat ng krus mo araw-araw, yan, diyan ka lalago, mga minamahal. Hindi ka lalago dahil magaling ka lang magsalita. Hindi ka lalago dahil lagi ka lang narito sa banal na gawain pero hindi mo naman tinutulungan ang sarili mo. Hindi ka lalago. Kinakailangan may ginagawa tayo, mga minamahal, na handa tayong mapagod. Handa tayong mawalan para sa banal na gawain ng Diyos. Handa tayong magsakripisyo, handa tayong mapuyat. Handa nating dalhin ang ating krus araw-araw. Yan ang sikreto. Pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na po bago yan, mga minamahal. Palagi natin naririnig yan dito sa banal na pulpito, mga minamahal. Kaya nga, kapag tinawag tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, kalakip po dyan yung kinakailangan nagbubunga ka sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Hindi ka tinawag ng Diyos para manatiling isang ordinary member lang na walang nagiging patotoo, walang pagkilos ang mahal na Panginoon. Kinakailangan hindi lamang po yung bunga sa spiritual, kailangan literal na nagbubunga din tayo. Nakapagdadala po tayo ng mga kaluluwa sa banal na paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia eh, tinanggap mong libre, ibahagi mo ng libre. Ibig sabihin ng Diyos doon, kung uunawain natin yung talata, anak, magdala ka ng kaluluwa sa banal na paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan yan, mga minamahal. Kailangan yan. Bago man lang mag-rapture, kahit isa man lang, mga minamahal. Huwag mo sabihin, mahihain ako, hindi ko kaya mag-share ng word of God. Nako, kung ikaw ang ikahiya ng Diyos sa langit, mga minamahal ko, hindi na natin kailangan na magaling tayo sa Biblia. Patotoo lang, mga minamahal, kung paano ka binago ng Diyos, sobra-sobra na yan para makapag-akay ka ng kaluluwa. Kasi tinawag tayo dyan, kaya nga tayo narito eh. Yung mga nauna sa atin, mga minamahal, na tinawag sila, nagbunga sila, tayo'y naging bunga, kaya tayo nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganoon din ang ating gagawin, mga minamahal. Hindi natin sarili din yung kaligtasan. Hindi natin yung, dumadalo naman ako, pwede na yun. Hindi ganoon, mga minamahal. Kinakailangan nagbubunga rin tayo. Bukod sa bunga sa espiritual, magbubunga ka rin ng literal. Magdala ka ng mga kaluluwa sa banal na paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Everybody say praise the Lord! Tingnan nyo, mga minamahal. Dito tayo tinawag, kindly, Colossians chapter 1, verse 10. Magtapos na po tayo. At sundan po agad ng Romans chapter 7, verse 4. Dito po sa aklat ng mga taga-Kulusas, kabanata 1 sa talatang 10. Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikakalugod niya at sa pamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago ng sa kalaman ng Diyos. Amen. Romans chapter 7 verse 4. Dito naman po sa aklat ng mga taga-Roma, kabanata 7 sa talatang 4. Gayon din naman mga kapatid ko, kayo'y namatay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo upang kayo makisama sa iba sa makatuwid bagay doon sa nabuhay ng maguli upang tayo'y magsipamunga sa Diyos. Amen! Magsipamunga! Yan yung pagkakatawag sa atin. Lumalago, nagbubunga, hindi na nanatiling bonsai, mga minamahal, ang ating pananampalataya. Everybody say amen! Upang magsilakad ng nararapat. Tingnan nyo, mga minamahal, hindi pala tayo nakakalakad ng matuwid kapag hindi tayo lumalago sa pananampalataya. Kapag hindi lumalago yung level ng ating paglilingkod, alam naman ng Diyos o alam mo naman sa sarili mo na may kaya ka pang gawin para sa malapag, pero hindi mo ginagawa dahil nakontento ka na dyan, hindi na pala tayo nakakalakad na matuwid sa harapan ng Diyos. Dati-rati, walang-wala ka. Pinagpala ka ng mahal na Panginoon.
dati-dati, walang-wala ka, ang nagagawa mo lang ay para manalangin, para sa banalagawain. Nanalangin ka, pinagpala ka ng Diyos, naging sagana ka sa pinansyal at material. Ngayon, ano na yung magagawa mo para sa banalagawain? Magagawa mo ba yung panalangin na lang ba ang kaya mo magawa? Hindi na. Pinagpala ka na ng Diyos. Ang magagawa mo ay makatulong na sa banal na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga pinagpala ka eh. Everybody say praise the Lord. Parang humina, mga minamahal ah. Na, nakakalungkot ba mga minamahal na tayo makatulong sa banal na gawain? Everybody say praise the Lord. Huwag tayong makontento na napakikinggan lang natin yung pangangailangan ng ating banalagawain na alam naman natin na tayo ay may kapasidad na mapunuan yung pangangailangan ng banalagawain. Kaya ka dinala ng Diyos sa ganyang kalagayan upang gamitin kanyang sisidlang ikapupuri ng kanyang banal na pangalan upang gamitin kang daluyan ng pagpapala ng mahal na Panginoon para sa banal na iglesia at para sa mga anak ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Huwag kang manatiling tagapalakpak lang dyan. Kung may talento ka naman, magpagamit ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga kinakailangan, lumalago tayo, mga minamahal. Baka mamaya may talento ka dyan na tumugtog, umawit, o tumayo sa banal na pulpito, pero ayaw mo na kontentong ka na dyan sa pag-upo, tagapalakpak lang. Ibig sabihin, hindi lumalago ang iyong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga kung may magagawa tayo sa banalagawain ng Diyos, gawin po natin mga minamahal. Dahil lahat ng mga bagay na yan, ini-invest natin sa kalangitan. Mga minamahal, isang araw, tayo ang tatanggap ng mga reward sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan natin, ang ating reward hindi pare-parehas. Pero lahat na nagtagumpay, may reward. Pero ayon sa iyong mga gawa, mga minamahal. Baka pagdating sa langit, makita mo yung mansyon mo. Hindi ganoon kalaki. Basta yung mga kapatid mo, ang lalaki, dambuhalang mansyon. Di ba? Kaya nga, habang may oras pa, gumanap na tayo nung gumanap sa banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ganoon yung ating mansyon sa kalangitan, lumalaki ng lumalaki. Dumadami ng dumadami yung mga nakahandang gantimpala para sa atin, mga minamahal. Kaya nga, maraming kapatiran na sinadya talaga ng mahal na Panginoon na pagpalain ng maraming kapatiran dito sa ating banal na ministeryong ito. Kaya nga, saan ba aasa ang Diyos? Alam nga, asahan ng Diyos yung tao sa sanlibutan. Eh, hindi mga nakakakilala sa Diyos yan. Hindi yan naniniwala sa Diyos. Kaya nga, ang inaasahan ng Diyos, yung mga anak niya, pinagpala niya. Everybody say praise the Lord! Dapat mga minamahal, mas iniibig natin ang Diyos higit sa lahat. Alam niyo mga minamahal, nagsimula na naman ang mga lockdown. Di ba lumabas sa balita? Huwag na tayong umasa na magiging maayos pa yan. Dahil nasa Biblia lahat yan. Ibig sabihin, maaari pang lumala yan, mga minamahal. So ano ang ating dapat gawin bilang mga anak ng Diyos na naghihintay sa kanyang pagbabalik? Ano yung ating dapat gawin? Itutum mo na yung paglilingkod mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gawin mo na lahat na magagawa mo. Eh, pakaiksi na ng panahon. Baka mamaya, hindi mo pa naaabot yung gusto ng Diyos na ginagawa na kailangan mong gawin para sa Kanya. Eh, akala mo na, abot mo na. Kontento ka na, mga minamahal. Hanggat maaari, mga minamahal, ipaglaban natin na makadalo tayo palagi 3 times a week, mga minamahal ko. Kaya minsan, hindi tayo makadalo talaga ng 3 times a week. Hindi natin mabuo, mga minamahal ko. Kasi nakontento na tayo na Friday lang. Nakontento na tayo na Sunday lang. Huwag po kayo magtampo sa akin, mga minamahal. Hindi ko pangangaral ito. Pangangaral to ng propeta ng Diyos. Ang sabi ng mali pastor, 3 times a week, maging wise ka. Make your election sure. Siguraduhin mo na sa pagtulog ng pakakak, nasa banal na gawain ka. Everybody say praise the Lord. Kaya nga, binless ka ng Diyos na sasakyan eh. Para kahit napakalayo ng bahay mo sa banal na gawain, makapunta ka pa rin. Kaya binigyan ka ng Diyos ng sasakyan. Gamitin mo yan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Baka kala natin pinagpala tayo ng sasakyan para mamasyal lang. Hindi, mga minamahal. Kasi kaya minsan, hindi makakilos yung Diyos, punta tayo mismo, kontento na. Friday na lang ako.
Sunday na lang ako. Alam niyo mga minamahal, napakasarap na palaging nasa banal na gawain. Tandaan niyo mga minamahal, walang kasing ligaya, walang kasing sarap, higit sa buong mundo na ikaw ay nasa banal na gawain, nabubuspos ng banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga tagalangit, hindi magsasawa yan, dumalo palagi sa banal na gawain. Yung mga tagalangit, hindi magsasawa yan, nasambahin ng Diyos at tamahin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Ganoon ang tagalangit. Kaya nga kung dito pa lang sa lupa, nagsasawa ka minsan na dumalo. Mga minamahal ko. Pero ang Diyos, naintindihan niya tayo. Kapag nagsusumikap ka talaga, pinipilit mo, pero talagang minsan hindi ipinahihintulot, kaya hindi ka nakakadalo. Nauunawaan ng Diyos yan. Alam naman ng Diyos na ang ating mga puso, mga minamahal. Pero ang minatandaan natin, ano ba ang sabi ng Diyos? Lucas 1.37, sa Diyos, walang imposible! Kapag ginusto mo, dinisire mo, mga minamahal, walang magagawa. Kahit sino yan, hindi yan makakahadlang sa pagdalo mo sa banal na gawain. Katulad ngayon, lockdown na naman sa iba't ibang parte ng mundo, mga minamahal. Paano yan? Oh, nagkaroon na naman ng mga checkpoint, mga minamahal. Di, magkakaroon ka pa rin ba ng desire na dumalo sa banal na gawain? Dapat, mga minamahal, dahil asahan natin, gigipitin ang mga anak ng Diyos sa huling panahon, ipatitigil ang mga hain natin upang hindi tayo makapaglingkod sa Diyos. Kaya ano yung dapat natin gawin? Hindi tayo susunod sa tao, hindi tayo susunod sa batas ng mundong ito. Ang sundin natin, ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang salita ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Kaya huwag natin ipagpalit ang Diyos. Maganda po ang ating manugtog, ang ating mga mangawit. Huwag natin ipagpalit ang Diyos, mga minamahal, sa minsan mga mas gusto natin kaysa sa pagdalo sa banal na gawain. Dahil, mga minamahal, dito ka pagpapalain ng Diyos. Dito tutugunin ng Diyos ang mga dalangin mo. Dito lalago ang espiritual mo. Dito ka magmamatured sa banal na gawain sa espiritual. Lahat ang pangangailangan mo, narito sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Kaya i-priority natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Dapat lumalago tayo. Kung may magagawa tayo sa banal na kalooban ng Diyos, ng mga pangangailangan sa banal na gawain, gawin natin, mga minamahal. Dahil kaya nga nariyan ka. Kaya nariyan ka sa iyong kinalalagyan ngayon upang gamitin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Tayo po ay dinala na ng Diyos dito sa banal na gawain na totoong-totoo, nasa buong-buong katotohanan na tayo, mga minamahal. Kaya, kinakailangan lumalago yung ating pag-ibig sa Diyos. Lumalago yung pagsunod natin sa mahal na Panginoon. Hallelujah! Huwag natin ipagpalit ang Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Ako'y nag-iisa ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan. Ako'y nanuna sa aking kaganakan, pagkat iyo'y taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Lagi kong nadarama kahit ako'y nag-iisa, ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat iyo'y naglay ko na ang pangako mo. Di kita ipagpapalit, O Panginoon, dalangin ko'y huwag nang magbago ang pagsunod ko sa'yo. Di kita
ipagpapaling. O Panginoon, pagkat nakila yung katapatan sa habang panahon. Jesus. Sa buhay ko'y ikay una, kahit na may pagsubok pa, ang pananalig ko sa'yo kailanman di magbabago. Ako'y naluluha sa aking kaganapan, pagkat ngayon itagay ko na ang pangakong buhay na walang hanggan. Di kita ipagpapaling, O Panginoon, panalangin ko'y huwag nang magbago. Ang pagsunod ka sa'yo, di kita ipagpapaling, O Panginoon, pagkat nakita yung katapatan sa habang panahon. Hallelujah! Hallelujah! Sa buhay ko, kasama ka pa, sama ang ating mundo, mga minamahal. Kahit na may pagsubok, pipigilan na lang, pipigilan ang ating pagsamba, mga minamahal. Pipigilan ang ating Kristo, ang ating pag-aandog sa ating mahal na Panginoon. Habang tayo na sa kalayaan pa, mga minamahal. Pagsumikapan natin palagi na nasa pamamagawain tayo, mga minamahal. Binigay na lang Diyos lahat ng mga kailangan mo. Kung ikaw ay makapunta sa pamamagawain ng ating mahal na Panginoon. Di kita ipagpapaling, O Panginoon, na langit ko'y huwag na magbago. As magsunod ka sa'yo, di kita ipagpapaling, O Panginoon, pagkat nakilang iyong katapatan sa habang panahon. Di kita magsunod sa buhay ko, ko lagi ang dakilang pagpapaguhan. Di kita ipagpapaling, O Panginoon, na langit ko'y huwag na magbago. Ang pagsunod ka sa'yo, di kita ipagpapaling, O Panginoon, pagkakakilang iyong katapatan sa habang panahon. Di kita ipagpapaling, O Panginoon, nalangin ko'y huwag na magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapaling, O Panginoon, magkakakilang iyong katapatan sa habang panahon. Last na, mga minamahal, sana lang. Ako'y nasisa, ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan. Ako'y naluluha sa aking kaganapan, bakit ngayon naglay ko na ang pag-aong buhay na wala.
di kita ipapalit. O Panginoon, magkakakila ang iyong katapanan sa haba na may pagsubok pa ang pananalig ko sa'yo kailan may di magbabago ako'y naluluha sa aking kagalakan pagkat ngayon nalay ko na ang pag-akong buhay na wala O Panginoon, na lagi ko'y huwag na lang magbago ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalik. O Panginoon, magkatakila ang iyong katapatan sa haba panahon. Pagsubok sa buhay ko pagbasta ko lagi ang dakilang mga buho di kita ipagpapalit. O Panginoon na lagi ko'y huwag mo lang magbago pagsusunod sa iyo ipagpapalit. O Panginoon, pagkat nakila yung katapanan sa panahon. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, kahit ang ating banal na gawain ay maging 7 times a week pa mga minamahal, kahit ang ating banal na pananambahan ay gawin pa natin 7 times a week, kulang na kulang pa rin yan, mga minamahal, sa lahat ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag tayong mapapagod, mga minamahal, sa paggawa ng mabuti. Nakikita po ng Diyos lahat ng ating sakripisyo, lahat ng ating ibinibigay sa banal na gawain, yung ating lakas, yung ating panahon, mga minamahal, na kahit bisan man yan, masama ang ating pakiramdam, pinipilit nating tumalo sa banal na gawain. Ibig sabihin niya, lumalago ang iyong paglilingkod. Hallelujah. Na mas inuuna mo, higit ang Diyos sa lahat. Na sa bawat lumilipas na panahon, mas lalong tumatamis ang iyong pag-ibig sa Diyos. Yan ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, na lagi tayong merong bagong mabangong samyong alay sa kanyang banal na harapan, mga minamahal. Kasi mga minamahal, yung sakripisyo natin sa mahal na Panginoon, yung kapag tayo'y nahihirapan, maraming hadlang, maraming umuusik, pero sinusunod mo pa rin yung banal na kalooban ng Diyos, napakabango niyan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag kang mapagod. Kung ano man ang ginagawa mo ngayon para sa mahal na Panginoon, ipagpatuloy mo! Isang araw, lahat ng pagod mo, papalitan ng kagalakan ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng kalungkutan mo, papalitan ng kapayapaan ng Diyos. Lahat ng luha mo, papahirin ng ating pinakamamahal. Napakasama na ng ating mundo, mga minamahal. Masasabi natin, anytime right now, pwedeng-pwede nang magbalik ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, ang ating paglaanan ng lakas, panahon at oras, ang ating paglilingkod sa Diyos.
Hallelujah, mga minamahal. I-priority natin palagi ang ating mana, Panginoon. Siguraduhin natin. Dapat siguradong-sigurado tayo na makasama sa pagbabalik ng ating mana. Napakahirap na maiwan sa rapture, mga minamahal. Saan ka magtatago? Saan ka tatakbo? Kaya kung palamig-lamig pa tayo hanggang sa mga oras na ito, masasabi natin napaka-iksi na ng panahon para sa iyo, kapatid. Kaya ngayon pa lamang, isuko mo ng buo ang buhay mo sa mahal na Panginoon. Pagtagumpayan mo ang mga kahinaan mo, mga nagiging kos na pagkakasala mo, mga nagiging dahilan ng panlalamig mo, iwaksin mo natin yan. Napaka-iksi na ng oras. Napaka-iksi na ng panahon, mga minamahal. Dapat sa mga oras na ito, tayo mismo sa sarili natin, alam natin, walang pag-alinlangan. Sigurado tayo sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, tayo manalangin po sa atin ng Kino Diyos. Hallelujah, hallelujah. Mahal na Panginoon Jesus, nakilala at mapagpala namin Ama, Diyos na makapares lahat. Marami pong salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Bagamat napakahirap, mahal na Panginoon, na mabuhay sa mundong ito, mahal na Panginoon, kaliwat ka ng pagsubok, panguusig. Subalit, mahal na Panginoon, salamat at patuloy mo kaming pinangahawakan. Kaya hanggang sa mga oras nito, narito kami sa iyong pananampalataya, nakasasamba, nakapagpupuri sa iyong pangalan, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, na kami tinutulungan mo na lumago sa aming paglilingkod sa iyo, sa mga pagsubok na aming napagtagumpayan. Mahal na Panginoon, dyan lumago ang aming pananampalataya. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Tunay nga po, mahal na Panginoon, kami pinagpalang lubos, higit sa lahat ng mga pinagpala na ibinigay mo na lahat-lahat upang kami magmana ng buhay na walang hanggan, upang kami magtagumpay sa mundong ito, mahal na Panginoon. Kaya dalangin namin, panghawakan mo ang bawat isa, mahal na Panginoon. Huwag mo kami pabayaan malamig, mawalay, patatagin mo ang pananampalataya, mahal na Panginoon. Jesus, hallelujah. Na kami datang mong mainit na naglilingkod sa iyo hanggang sa muli mong pagbabalik. Maging aming minamahal na ginagawa na pastor, mahal na Panginoon. Patuloy mong bigyan ng mahabang buhay, kalakasan, kalusugan nagmumula sa iyo na upang siya ipatuloy namin makapiling sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Maipanalangin niya ba mga kaluluwang hindi pa nailalapit sa iyong panalapanan, mahal na Panginoon. And the whole Almeda family, the beloved children, patuloy mo silang pag-ingatan at pagpalaing lubos sa kanilang pangasiwa sa lahat ng mga pananagawain sa buong mundo. Itong aming samod na langin sa mga parehang pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo po mga minamahal ay dumalangin sa ating mga pangailangan. Kung tayo po ay may mabibigat na problema, mga panalangin, hindi pa tinutugon naman ng Panginoon, itaas po natin ating dalawang kamay at magsumamo tayo sa Diyos. Mga minamahal, sabi ng Biblia, the prayer of a righteous man availeth much. Sabihin mga minamahal, sakop na po tayo ng panalangin ng tao ng Diyos, kaya wala nang hadlang upang hindi po tugunin ng Diyos ang ating mga dalangin. At kung tayo may mga karamdaman, ipatong isang kamay sa ulo at isang kamay, mga minamahal, sa parte ng katawan na tayo po ay may nararamdaman, palayasin natin lahat ng gawa ng away na yan, mga minamahal. Sama-sama tayo, opo, mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa ulat na langin ng aming minamahal na ginagalaman na Pastor Wilstrada Almeda, sama-sama po naming sinasaway lahat ng uri ng mga karamdaman. Upo, sipon, trangkaso, lagnat, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, Delta variant, Omicron variant, kasal, in the name of Jesus, be healed right now. In the name of Jesus, lumayas kayo lahat sa pabrang pangalan Jesus, di mo nyo naman problema, pagsubok, kahirapan, pag-alinlangan, hawa ng pananampalataya, hadlang sa mga dalangin, cast out, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Bilang pagtatagumpay po mga minamahal, sa ating pananampalataya ng bansa araw na ito, sabay-sabay po tayong tumalon at sumigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord, sincere po mga minamahal, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ang lahat ng kapurihan, paglulugohati, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo lamang. God bless you po, mga minamahal. We love you in the Lord, but our dearest, Jesus loves you more and more.